Good afternoon, mga palangga. Good afternoon. Hello, Mr. ma'am. We're dashing. We're dashing because someone is coming at 8 o'clock. And we're just gonna nip to Tesco and Sports Direct to look for shoes para kay John. Yes, ma'am. Mm-hmm. I'd like some grey ones this time. We're here. I hope hindi sila nagpapatugtog para makablog tayo. Ah, it's quiet. Ay, naku mga loves, meron pa music. Meron talagang pa music. Ang dami mga sale nila, oh. That's all sale. Junior, this is my size right here. Sana si Mister. We're Skechers, right? Yeah, Skechers. We're home. Nasa bahay na tayo mga love, so pagdating nga namin dito sa bahay, yung customer ni Mr. nandito na, hindi kami late. Siya lang talaga yung maaga, yung usapan nila ni Mr. is 8 o'clock. So ayun, ini-entertain na ni Mr. Kukunin ko lang yung isang bag ha. At hindi na rin ako masyadong nag-vlog nung nasa Sports Direct kami kasi ang lakas-lakas ng music, and tapos sa wardrobe malfunction tayo mga palangga, tingnan niyo, naputol naputol yung aking strap, so ayun, parang ay nako naman, bakit ngayon pa? So anyway, pumunta nga pala kami sa Aldi din. Mapavlog sana ako nung nasa Aldi kami kasi nung nasa Tesco kami, sobrang busy, so sabi ko sige, mapavlog tayo sa Aldi. Ikaso, pagpunta ko sa Aldi, nakita ako ng pamilya ng binantayan ko noon. Sila yung pamilya na binantayan namin when I was doing a care assistant job. And for some reason mga palangga, hindi ko talaga maalala yung pangalan niya. Siya yung nakakita sa akin at first. So, tinawag niya yung pangalan ko. As in, naalala pa talaga niya ako. So sabi ko, sino yung tumawag sa akin? Paglingon ko, so, hello! Parang, hindi naman ako nagpalata na awkward kasi hindi ko talaga maalala yung pangalan niya. Yung mama niya, nag-stay sa care home namin for a lot of years until na nag-close down yung care home. And she is like the regular visitor of her mama talaga. And she been a good daughter to her mama talaga kasi almost every day siyang bumibisita sa kanyang mama. And kung hindi nyo kasi alam dito, yung mga tao busy and siya kahit na may trabaho, as in without a fail talaga, unless na sobrang masakit yung katawan niya or meron siyang nararamdamang masakit or hindi maganda yung pakiramdam niya, that time hindi siya magbibisita. Pero majority of the time talaga, as in bibisita talaga yan sa mama niya. But then, hindi ko malala yung pangalan mga palangga. Ganon din ba kayo? Yung mga pasyente kayo o pamilya ng pasyente nyo. Tapos, makikilala kayo at hindi nyo na sila matandaan kung sino sila. Kung ano yung pangalan. I'm just gonna put this away and oh, before I'm gonna put this away kasi wala namang ano urgent dito, I'm just gonna put the milk away and then papakita ko sa inyo yung nabili namin sa Sports Direct. Nothing special naman. Bumili ako ng isang shoes. Si Mr. din, bumili siya ng shoes niya para pang trabaho. And ito, bumili ako nito. Junior siya, junior size 3.
And aside from that, bumili kami ng goggles. Yan. Dalawang goggles. And bumili ako nito. Itong swimming cap. Kasi every time kasi na nagsiswimming ako, of course, mababasa naman talaga yung buhok, diba? Ini-stretch ko kasi yung buhok ko. And kung everyday ako na magsiswimming, nako, yung buhok ko, parang as in na talaga, sobrang patay na ng buhok ko. Pag ganito kasi na wala akong pasok, tinatry ko talaga na ilugay yung buhok ko at tinatry ko siya na i-street ng kaunti para hindi siya masyadong buhag-hag ba. And pag nabasa siya, as in talaga, sobrang buhag-hag niya. Kaya as much as possible, I want to prevent my hair from wetting. Honey? Is the water is very warm? I bet the water is very warm, my loves. Let's feel. What do you think is the temperature? About 26. It's a bit cold now. Well, it's not cold, it's just up the top. Yeah, because yung water mga palangga medyo less na siya kasi nag-evaporate yung iba. Let's go to the greenhouse kasi yan talaga yung pakay natin. Para i-open yung greenhouse and then, oh, tingnan nyo doon. Yung kapitbahay namin. Kasi kailangan nating magdilig sa strawberries natin. It's very warm here. Whew. Very, very warm. Kailangan ko na talaga itong i-transfer. Oh, ito. Sige nga, itatransfer ko nga ngayon to. Let's go. So, sabi ni Mr. mga palangga, pwede ko daw siyang ilagay in front sa kamatis. So, makuha lang ako ng gloves and tapos babalikan ko kayo. Right. Yung pagtatanim ko ng lettuce mga palangga, hindi talaga siya isahan. Dito, ito tulad nito, merong tatlo, ito, merong tatlo din, dito apat.
tayo ng ating hapunan. So, yung hapunan natin is beef stroganoff. First time ko itong lutuin actually. Na-inspired lang ako nung nasa hospital ako, nung nag-OJT ako sa hospital. Pumunta ako sa canteen nila and then yung menu nila, meron silang beef stroganoff. So, yun yung kinuha ko. Ang nasarapan ako, sabi ko, sige nga, matry nga to. Ganyan ako mga palangga. Pag may mga pagkain ako magustuhan sa labas, pinatry ko talaga. But then, every time na itry ko dito ng lutuin sa bahay, hindi talaga ako masyadong nag-i-enjoy. I don't know kung ganyan din ba kayo, pero ako, mas nag-i-enjoy talaga ako pag pinagluluto ako. Kasi kung ako yung nagluluto, diba, tumitikim-tikim ka sa niluluto mo, sa amoy. So, after ko magluto, parang busog na ako. So, hindi ko na siya masyadong bet kainin. Parang, ay, naku, nagluto lang ako, pero parang ayaw ko nang kainin. Okay naman yung luto ko, pero you know what I mean. Naglagay na nga pala ako dito ng mushroom. Yan, naglagay ako ng butter, then once na na-melt na yung butter, nalaga ako ng mushroom. Medyo malambot na yung mushroom, so isasit aside lang muna natin to. And then, nilagay tayo ng butter. Lagay ko yung onion. And then dito ko na ilalagay yung ating karne, mga loves. And haluin lang natin hanggang mag-brown. Lalagay ako ng counting beef stock. Ayan. Yung beef pala natin, lagyan ko siya ng corn flour para yung sabaw maging malapot. Lalagyan ko siya ng counting tomato sauce. Konti lang. Then mustard. Sour cream. Ito na yung ating beef stroganoff. Yan. Kain! Ito yung kay Mister. Another harvest day! Let's go, Mister! Tutulungan ako ni Mister. So, yung mai-harvest natin ngayon, yung iba, ibibigay namin sa aming kapitbahay. Kasi, nung tinawagan ni Mister yung kapitbahay namin, he asked na kung gusto ba daw ng strawberry. And sabi niya, oh, sige. Then tapos mag-exchange na lang daw siya ng itlog. So, that's perfect. Kasi dito mga palangga, they are short of egg. May shortage dito ngayon sa itlog. Kaya sabi ko, ah, sige, that's good. Pero hindi naman niya kailangan na mag-exchange-exchange sana. Pero, yeah, that would help. Pipa! Yan yun naman si Pipa, oh. Pip, do you want to help Mama and Daddy? No. Come on now, we will harvest. Right.
Dami-dami talaga ng hinog ngayon mga palangga. Kasi yesterday, hindi kami nag-harvest yesterday. Kasi the day before, nag-harvest kami at kaunti pa lang yung ano, hindi naman siya masyadong kaunti, pero meron tayong ano, mga 700 grams na nakuha the day before. At ngayon, parang 2 kilo siguro yung ma-harvest natin today ba? Or more than. We'll see. So, itong plastic na to, and si Mr. Din, meron siyang plastic doon. Yung 2 na plastic container, yan yung paglalagyan natin sa strawberry. Pero of course, pipiliin natin yung mga malalaki mga palangka kasi yung mga strawberry natin, hindi naman siya perfect na same yung size ba. Diba o? Oh? Yan. Iba-iba yung laki nila. Wow, this is big. Ah, sayang. Merong kagat. Ay, naku naman talaga. Sayang eh. Pero we'll put this in here. Kainin natin yan. Alam niyo mga palangga, yung request ko talaga kay Mr. is to have a freezer para tulad ng ganito, marami tayong harvest. Yung mga nakuha natin, i-freezer natin. Kasi wala na talagang space sa freezer at the moment. Kasi nag-harvest ako ng rhubarb and inilagay ko sa freezer. Ay nako, wala nang ano, space para sa strawberry. It's going to get green, I'm moving it. Okay. We need to give some for Michael, hon. I will have a new plant next year. Kasi napansin ko mga palangga yung strawberry natin this year medyo maliliit na. Kasi you need to change a plant kasi every now and then. I don't know how often. Pero yan yung recommended ba na magpalit ng panibagong ano plants. Kasi ito mga tanim natin na strawberry. I don't know how many years it's in here now. Mga ano na tinga siguro. Mga I would say 4 years. Do you think? Yeah. That's why it's time for a new plants. Ito pa din yung iano ko itatanim. Pero may mga runner kasi yan yung itatanim natin. Kasi last year kasi yung mga runner, ano, hindi ko sila tinanim. Nilagay ko na lang sila sa basurahan. Oh, grabe. Oh, dito. Sus na ko. It's really juicy. Yeah, we got a visitor. I've noticed that. We got a visitor. I don't know who's our visitor, but something is eating.
Alam niyo mga palangga, yung nanay ko nagtanim pala siya ng strawberry. Ikaso, nabuhay siya pero walang bunga. Mamumulaklak daw pero nalalaglag yung bulaklak. Sayang, no? Itong plants na to mga palangga, malalaki to sila. Kaya pag may runner to, ito yung itatanim natin dito. Diyan. Hindi pa tayo magtatanim at the moment. Pero mga ano na siguro, pag malanta na to ba. Apparently, I've got to get the boss, the big bossy. Look at her. Ito na yung harvest natin mga palangga. So ngayon, isisegregate ko yung malalaki, then tapos yung mga medium and then small. So yung mga malalaki, yun yung ibibigay natin sa ating kapitbahay. But before that, magpipicture-picture muna tayo ha, para may thumbnail tayo. So mag-water lang ng... Ano si Mr. mga loves na mga tanim natin? I watered them earlier this morning. Pero sabi ni Mr. sobrang dry daw ng lupa. Oh, well, he's watering. Dito na lang tayo mag-segregate sa ating ano? Sa ating strawberry, no? Segregate natin. So ito na mga loves, nasegregate ko na yung malalaki, well medyo malalaki, and ito yung ikip natin, itong dalawa, ito yung ibibigay natin sa ating kapitbahay. Tara, titimbangin natin to before natin ibigay sa ating kapitbahay. So timbangin na lang natin with plastic. So that's 731 with plastic. So, mga ilagay natin dito 725 na lang para i-deduct dito ba sa plastic. $770, yan. Lagay natin dito, 750. So, ito yung ikikip natin, nabanggit ko kanina. So, mamainusan natin yan. That's 0. Magkano kaya lahat ito? Ito nandito. Diba napansin yung mga palangga, medyo maliliit yung ating strawberry this time. So, kailangan na talaga siyang palitan ng panibagong ano, strawberry. So, ito lahat, meron tayong 607. Wow, that's good. Yung mga nandito mga palangga dito sa towel, ito yung kakainin natin ngayon.
Hello. How many eggs do you have? Nandito na si Mister. Whoa. We got this eggs. Yan. Thank you. Thank you, kapitbahay. Meron na kaming itlog. Meron naman kami itlog sa bahay. Mas masarap kasi yung libre. Uy, alam niyo mga palangga, yung bulaklak na tinanim natin sa... Sorry. My food is repeating me. Yung flower na tinanim natin dito. Yan na! Yan oh. I think ito is dahlia to, then tapos ito is peony ata to. So, hopefully, mamulaklak sila ng bonggang-bongga para makapag-harvest tayo ng bulaklak at ilagay natin sa ating table.